Okay, yun mga lods. Magandang umaga sa inyo at welcome ulit sa aking channel. At ito na nga yung part 2 ng ating Kawasaki Rouser 150NS na pag-ayos. Katuloy ito nung ka-upload lang natin na part 1. At ayun nga, dumating na nga yung ating in-order sa Shopee na CDI na para sa ating Kawasaki Rouser 150. At ngayon nga ating ilalagay, isasalbak natin. At dito natuturan natin mga lods ang trial and error para malaman lang natin at ma-perfect yung paggawa dito sa Kawasaki Rouser. Tama. First time natin na mag-troubleshoot o gumawa o magbaklas ng harness ng Kawasaki Rouser 150. At ayun nga nangyari. Atin chinunap natin, tapos itinuno natin yung kanyang carburetor at hindi natin makuha-kuha dahil nga isang ignition coil lang ang gumagana. So yun mga lods, samahan niyo ako para sa ating part 2 ng ating Kawasaki Rouser 150. At ayun nga mga lods, maraming salamat at lalo na sa bagong chief mechanics ng Guanzon, ng main ng Metro Manila, Suzuki Roosevelt. Ayun, maraming salamat sa iyo, Master Paul Elbinya. Kuwe. Binga. Maraming salamat sa iyo, sir. At isa ka talaga sa pinagmamalaking mentor. Okay, shout out sa iyo, idol. So, yun, samahan nyo ako yung mga lods at shoutout din sa may-ari ng motor na si Sir Lester. Okay? Yun, maraming salamat at samahan nyo kami hanggang sa dulo ng vlog na to. Tara! Yun mga lods, ito yung Rouser 150 na NS na ating sinerbisan sa Barangay San Miguel na akala natin ayos na. Bungbong! Tapos hindi siya takbo ng maayos hanggang 30 lang yung kanyang takbo. What the? So tinawagan tayo ulit ng ating customer mga lods, kaya kinuha natin yung motor, dinala natin dito sa shop at ayun, ang dami natin tinanggal. Ayan, inopera natin yung kanyang wire, yung harness, yung buong harness. Pwede naman din siyang i-check nang gamit ang multi-tester kahit hindi siya naka backlash yung buong harness. So hindi natin makikita kung
kung sakaling may patid. Kaya binaklasan lang natin lahat. So ayun mga lods, wala naman siyang ano, wala naman patid yung kanyang buong harness. Kaya bago natin siya pabilhan ng CDI, tinawagan natin yung ating master sa Guanzon Chief Mechanics. So binigyan tayo ng advice, kaya binaklas nga natin para ma-check lahat, para masigurado natin na CDI talaga. So ayun, ayun nga mga lods, kasi dati kahit anong tono dun sa carburetor hindi natin makuha, kasi nga iisang ignition lang yung gumagana. So ngayon mga lods, ito yung kanyang bagong CDI. Binili natin sa Shopee. So pag bumili tayo sa Shopee mga lods, siguro din natin yung kanyang part number para hindi tayo magkamali. So ayun mga lods, itestingin natin para makita natin na meron ng kuryente yung kanyang kaliwang ignition coil. So ayun mga lods, signal natin. Ayun. Nakakabit yung isa. Hindi na natin papakita yun kasi meron talaga yun. Yun lang yung gumagana. So susubukan natin siya ngayong lagyan ng gasolina. Didextrose muna natin, hindi muna natin lalagay yung kanyang tanke. Para makita natin. No? So dyan mo kayo mga lods. Okay. Moments later. Oh, ayan mga lods, nasalbak na natin lahat, nabalik na natin lahat, pati mga fairings. So nabuo na natin ulit si Kawasaki 150 NS Rouser. Oh, ayan mga lods, susubukan natin siyang start para matest drive natin mga lods. Yun mga lods, hindi na nahuhuli yung kanyang RPM, hindi na nadidelay yung reaction ng makina dun sa pag-accelerate natin. Hindi katulad dati mga lods na isang ignition coil lang yung gumagana, nadidelay. Ngayon dalawa nang gumagana ignition coil, sabay na sila mga lods. So test drive natin mga lods, tara.
Ayun mga lods, so natitirito natin. Ayun, okay na siya. Sarap patakbuhin. Oh my God! Ayun mga lods, at babalikan ko yung mamaya. At bukas na bukas eh, maaari na natin isa uli yung Kawasaki Roser. At malamang nag-aalala na yung mayari. Okay, so yan lang kayo mga lodi, stay put and enjoy. Okay, yun mga lods, welcome to my shop. Okay, yan. At ayun yung Kawasaki Roser 150 NS na sinerbisan natin dun sa San Miguel, Barangay San Miguel. Tapos inuwi natin dito sa bahay, sa shop mismo. Ngayon napalitan na rin natin siya ng CDI, so ngayong araw na to mga lods, ibabalik na natin dun sa Barangay San Miguel si Kawasaki Roser 150. Okay yan. At maraming maraming salamat mga lods dahil umabot kayo hanggang sa dulo ng ating vlog na to. Shoutout nga pala sa aking Master Paul Albina. Oh my God! Chief Mechanics ng Guanson ngayon, kapalit ni Sir Joven. Weh, di nga. Gaya nga nang sabi niya mga lods, na-chambahan daw namin. What the f- Shoutout sa iyo sir. Ikaw talaga ang isa sa mga master ko na mentor. Tama. Okay, yun mga lods. So, shoutout na rin tayo sa mga bago nating subscribers mga lods. At maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. So, ayan mga lods. Shout out kay Adrian John Strada, bago nating subscriber. Ayan. Tapos kay Gerald Dimakulangan, kay Jobet Ray. Shout out sa inyo mga lods. At shoutout din kay Ajo Moto Vlog. Okay, shoutout sa iyo lods. Shoutout din kay Chu. Shoutout din kay Ronnie Pastrana. Shoutout sa iyo lodi. Shoutout din kay Dayspring. Shoutout din kay Jomar Mercado. Shoutout sa iyo lods. Kay Edmond TV. Kay Pay Manusida. Ayun mga lods, shoutout sa inyo mga bago nating subscribers. At sa mga hindi pa po nagsosubscribe dyan, pakisubscribe na rin po ang ating channel. At pakikalampag na rin ang notification bell para updated na rin kayo sa lahat ng videos na ating gagawin mga lods. Okay, yun mga lods, ibabalik na natin si Roser 150NS sa Barangay San Miguel. Kaya samahan nyo kami mga lodi. Tara.
Assalamualaikum.